Hello po mga kachika. Andito po ako ngayon sa gawain ng El Shaddai. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at naparating po ako at inabot ko po ang pag-umpisa ni Brother Mike. At napakaganda po itong awitin. Salamat po sa Lord at muli po ako nakarating sa gawain ng El Shaddai. At napakaganda po itong awitin na napapakinggan niyo ngayon. Salamat po at napakaganda po ng gawain ngayon. Napakaganda ng panahon. Napakahangin. Tunay nga po Lord na salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong biyaya, sa kalusugan at sa at salamat po Yahweh sapagkat patuloy niyo pong ginagabayan ang aming punong lingkod na si Brother Mike J. Velarde. At ito po yan, napakaganda po ng gawain ngayon. Tagal-tagal na rin po akong hindi nakarating dito. Salamat po Lord. At dito po, purihin ng Panginoon. Thank you Lord. Ayan po, nagsasalita na po si Brother Mike. At ang pamilya mo na ay hindi matatawag. At ito po ay isang magandang kulang ang pamilya. Kaya anak, pili ng inyong punong lingkod magtayo ng party list para magkaroon ng representasyon sa ating ayan po, nagsasalita na po si Brother Mike. Ayan po si Brother Mike. Diyan tayo magkaisa. Number 76 sa inyong balota. At para hindi madanaw ng pandemya ang inyong mga tahanan, magdikit kayo na poster na pamilya muna. Ayan po, shout out po sa aking mga Hallelujah. Shout out po sa aking mga ka-sisters na hindi na po ako nakapasok ngayon sa loob kasi huli po akong gumayak at malayo pa po. Sinubok po tayo ng Panginoon at sobrang layo po ako, ibinaba ng jeep, driver ng jeep na sa pagkakalimutan hindi ko nakita at napakalayo po ng lekakot, binaba po nila ako, binaba po ako ng driver sa may SM Sukat na, so sobrang hirap tumawid, kaya lang at least salamat kay Yahweh El Shaddai at ay nagpapatawad na para walang alalahanin. Hindi ang bukas na sa panahon ng pagpapatawag tungkol sa pagpapatawag. Ayan po. Ay kinakalimutan bago lumubog ang araw. Alam niyo sa totoo lang, ang unang nakikinabang ng biyaya ng Diyos ay ang taong marunong magpatawad. Amen. Sa mga taong kinagagalitan nila. Amen. Amen ba? Amen. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17 says, "Don't you know that you yourselves are God's home or temple in God's Spirit lives, dwells in you. If anyone destroy God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple." Ang puso ng tao ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. Pag nakita niya ang ating kababaang loob,